Welcome po, Chris Amfer po, para po sa ating panibagong electrical tutorial video. So sa video tutorial pong ito, ay pag-aaralan naman natin kung paano mag-wiring, mag-perform ng motor control using single push button bilang ating stop and our start push button, but in multiple station. So kung mapapansin nyo po, naglagay po ako ng 3 pieces na push button. So, pwede natin siya ditong i-start and pwede rin natin siyang i-stop dito, or pwede dito natin i-start, pwede natin ditong i-stop. So, kumbaga po sa basic wiring, magpapansyon siya as 3-way and 4-way switch. So, sa video tutorial pong ito, tatlo lang po ang aking nilagay. Pero kung gusto nyo po ng mas maraming multiple location, 4-5, depende po sa pangangailangan. So, i-connect lang po natin according to our drawing in parallel connection ang ating mga normally open push button para po magawa natin ang control circuit na sinasabi natin na single push button functioning as stop and start in multiple location. Mangangailangan po tayo ng isang impulse relay. So, ito po siya. Ito po ang ating impulse relay. So, ano po ba ang impulse relay tulad sa ng aking dating video tutorial? So, pinaliwanag ko na po iyon. Papaliwanag ko lang po ulit. Ang impulse relay po, para po magkaroon ng pagpapalit ng normal state ng kanyang contact. So, ang contact po niya is normally open. Para po mag-close contact siya, kailangan po natin siyang bigyan ng momentarily supply voltage. Ngayon, para naman po bumalik siya sa normally open contact niya, so, hindi po natin ikakat ang supply niya. Kailangan pa rin ulit natin siyang bigyan ng momentarily supply voltage. So, unlike contactor po, ang contactor para magkaroon ng pagpapalit ng normal state ng kanyang contact, so, kailangan natin siyang bigyan ng firm or stable supply voltage. At para bumalik siya sa kanyang normal state of its contact, kailangan natin siyang de-energize or alisan ng supply voltage. So, yan po ang malaking pagkakaiba between our contactor and our impulse relay. Contactor, supply voltage, then para bumalik sa normal state ng mga contact niya, de-energize or putulin ang supply voltage. Ang impulse relay, para magkaroon ng pagpapalit ng normal state ng kanyang contact, momentarily supply voltage, para ibalik sa kanyang normal state ang kanyang contact. So, hindi po natin siya ikakat o i-de-energize. Bibigyan po ulit natin siya ng momentarily supply voltage para bumalik sa kanyang normal state of its contact. Mga kalinya, kung bago ka lang po napadaan sa channel na ito, huwag po natin kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin po ang notification bell button para palagi po tayong updated sa mga panibagong videos. So, sisikapin po ng inyong lingkod na palagi po makapag-upload para tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral. So, uumpisahan na po natin ang ating gagawin wiring tutorial. So, babalik ta rin na po natin mga kalinya ang ating mga set of our indication light at our selector switch at mga push button. So, kung mapapansin nyo, yung isa may kulay red. So, actually, ito po ay stop push button. Pinaltan ko lang siya ng normally open contact and then nilagyan ko lang siya ng papel na kulay green. So, iyan po ang ating setup, but tatlo po siyang normally open. So, babaligtarin ko na po ang ating mga push button at ating mga indication light. Kung mapapansin nyo po, nilagyan ko na po lahat ng parallel line connection ang ating mga normally open push button switch. So, meron na po siyang parallel connection. So, according po sa ating drawing, ito po, from our line, so, pupunta po siya from the circuit breaker. So, i-connect ko na po ang ating line supply. So, ito po yung pupunta sa ating terminal number 3 ng ating selector switch. So, ito po ang ating selector switch. So, i-connect ko na rin ang wire net. So, mahaba po siya. Pero mamaya ayusin natin sa ating terminal number 3 ng ating selector switch. So, ipitan na po natin. Then, according po sa ating drawing, so, ito po, sorry, so, from the terminal number 4 ng ating
selector switch. So ito po siya. So ito po yung pupunta sa mga push button normally open natin. So kung mapapansin niyo po, nilagyan ko na rin po siya ng wire papunta sa ating 3 terminals ng ating mga push button. So dito naman po tayo sa terminal 4 ng ating mga push button na nakaparler yung wire. So ito po ito. So according po sa ating drawing, from the terminal 4 ng parallel connection ng mga push button na start, so siya po yung pupunta sa A1 terminal ng ating impulse relay. So i-connect ko na po ang wire nito sa terminal 4 ng ating mga push button. So ito po yung pupunta sa ating A1 terminal ng ating impulse relay. So from terminal number 4, tulad nga po nang nasabi kanina, so siya po yung pupunta sa A1 terminal ng ating impulse relay. So kinonek ko na rin po ang sa A1 terminal ang wire na galing sa terminal number 4 ng ating mga push button. So ang kulang na lang po natin is from the normally closed contact ng ating overload relay. So ang supply niya is from our neutral. So pupunta siya sa mga A2 terminal ng ating impulse relay at magnetic contactor. So i-ready na po natin yan. From the neutral terminal ng ating circuit breaker, so kukunin ko na ang wire nito. So tulad ng nasabi, so ito yung pupunta sa normally closed contact ng ating thermal overload relay na located sa ating thermomagnetic circuit breaker. So ang ating thermomagnetic circuit breaker is a combination of our circuit breaker and overload relay. And another terminal ng normally closed contact ng ating overload relay. So, kukunin ko na ang wire na to. So, according sa ating drawing, ito po ang pupunta sa mga A2 terminal ng ating magnetic contactor at ng ating impulse relay. So, dito po siya. Papansin niyo po, mga kalinya. So, kinonek ko na rin po ang bridging ng A2 terminal ng ating magnetic contactor papunta sa A2 terminal ng ating impulse relay. So tapos na tayo sa part na ito. So dito naman po tayo for activating our magnetic contactor, indication light for our stop, start, trip, and power on. So napakasimple lang, di ba, mga kalinya? According sa ating electrical diagram, ang normally open contact ng ating relay, impulse relay, ang ating normally closed contact na magnetic contactor, normally open contact na magnetic contactor, normally open contact ng ating overload relay, at power on indication light ay nangangailangan ng mga line supply. So sa drawing, una yung relay, magnetic contactor closed, magnetic contactor open, at overload relay open contact, and then power on. So nasa sa inyo po kung ano po ang unahin. So pasensya na kayo, hindi ko naging in order ang ating control circuit. So gagawin natin from our overload relay, pupunta tayo dito, and then dito, and then dito before going sa ating power on indication light. So yun po kasi ang nakita kong mas madaling pagkakasunod-sunod supplying line voltage sa ating mga contact. The terminal 4 ng ating selector switch. So i-connect ko na ang wire nito. So ayon sa aking nasabi, so ito po muna yung pupunta sa ating normally open contact ng ating thermal overload relay. And then from our thermal overload relay, so may bridge tayong wire dito. So ilalagay ko na rin ang wire nito. So ito naman yung pupunta sa mga contacts na meron tayo sa ating magnetic contactor. So i-bridge lang muna natin dito sa ating terminal nito. So ito po yung pupunta sa ating normally open and normally closed contact ng ating magnetic contactor. So i-connect na natin ang wire nito galing sa ating thermal overload relay, normally open. So nilagyan ko na siya ng bridging para magkaroon ng supply ang normally open at normally closed contact. So higpitan ko na itong side nito. And then from this point, ito yung pupunta sa ating impulse relay, normally open contact. So higpitan ko na rin ang wire nito. So ito yung pupunta sa ating impulse relay. And then sasamahan natin siya ng isang wire
So, according nga sa ating drawing, papunta sa ating power on indication light. So, i-coconnect na rin natin ang wire nito sa normally open contact ng ating impulse relay kasama ang isang wire na siyang pupunta para ma-activate na kagad ang ating power on indication light. So, higpitan ko lang po. Guys, naigpitan ko na yung wire na sa ating impulse relay sa normally open contact niya na may kasama ng ang wire na pupunta sa ating power on indication light. So, ito po ang ating power on. Ito ang ating trip indication light. Ito ang ating stop at ito ang start. So, i-coconnect ko na po ang wire nito sa ating power on indication light. Dito naman po tayo for activating our A1 of our magnetic contactor. So, according sa ating drawing, from the another normally open contact ng ating impulse relay. So, ipitan po natin ang wire na ito. So, ito po yung pupunta sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. So, hihipitan ko na rin ang wire na ito na galing sa ating normally open contact ng ating impulse relay papunta sa A1 terminal ng ating magnetic contactor. So, dito naman tayo to activate our stop indication light. So, kung mapapansin nyo, nilagay ko na yung wire. So, according sa ating drawing, siya yung pupunta sa normally close contact with holding contacts ng ating magnetic contactor. So, i-coconnect ko na ang wire nito sa ating normally close contact ng ating magnetic contactor. Normally close, once deactivated, so, close contact, magkakaroon ng supply ang ating stop indication light. So, dito naman tayo for activating our start indication light. So, nilagay ko na po yung wire. So, ito po yung pupunta sa normally open contact ng withholding contacts ng ating magnetic contactor. So, open, once deactivated ang contactor natin, so open siya. Once ma-activate or ma-energize ang ating magnetic contactor, so magkakaroon siya ng close contact, so papailawin niya ang ating start indication light. So, ito po ang ating trip indication light. So, kinonek ko na ang wire sa ating indication light. So, according sa ating drawing, so pupunta siya sa normally open close contact ng ating thermal overload relay. So, once nagkaroon ng abnormalities, ang ating normally open ay magko-close. So, magkakaroon ng supply ang ating trip indication light. So, ang kulang na lang po natin in performing our control circuit ay ang neutral line. So, according sa ating mga drawing, ay ang neutral line ng ating mga indication light. Ito na po ng main supply ng neutral line ang ating mga indication light. At tulad ng nakikita nyo kanina, so naka-connected na siya sa lahat ng ating indication light. So, according sa ating drawing, ito po ay ating i-coconnect sa ating neutral terminal ng ating circuit breaker. So, hihigpitan ko na po ang ating wire na ito na galing sa ating mga indication light. Yung tapos na po tayo sa ginawa nating pag-wiring ng ating control circuit, activating our main components and activating our indication light. So, lalagyan na po natin ng supply ang ating circuit breaker for our control. So, kung mapapansin nyo po, during the whole tutorial, naka-switch on po, nakalimutan kong i-off, pero actually, wala pa tayong supply dyan. So, lalagyan ko lang po para po matesting natin kung tama ba ang ating ginawa before natin i-connect ang ating 3-phase induction motor. Ito na tayo mga guys. So, binaligtad ko na ang ating selector switch, push button at ating mga indication light. So, try po muna natin before tayong mag-connect ng ating 3-phase induction motor. So, switch on ko na po ang ating circuit breaker for the supply of our control circuit. So, kung mapapansin nyo po, wala pang umilaw ng mga indication light. Kasi according sa ating drawing, from selector switch, bago pa makaroon ng supply voltage ang ating entire control circuit. So, switch on ko na po ang ating selector switch. So, kung mapapansin nyo po, nakailaw ang power on, nakailaw ang trip, ang stop, at deactivated ang ating start indication light. So, i-reset na po natin ang ating
overload relay, so dapat mawala ang ating trip. So ito po ang ating trip. So nawala na po ang ilaw ng ating trip indication light. So ang natitira ang ating power on, ang stop, at deactivated pa rin ang ating start indication light. So press po muna natin sa push button na to. So tingnan natin kung ma-activate by start ang ating control circuit. So kung mapapansin niyo po, umilaw ang ating start indication light. So try natin i-off dito kung ano ba ang mangyayari or i-stop. So kung makikita niyo po, using one push button, pwede natin siyang i-start at pwede natin siyang i-stop. So try natin sa kabila. So nag-energize or na-activate ang ating control circuit. So dito natin i-stop. So nag-stop ang ating control circuit. So try natin sa ating third location ng ating push button na pwede natin gamitin by start and by stop. So try natin. So ayan, na-activate ang ating magnetic contactor. Pwede natin din siya dito ang i-stop. So try naman natin yung parang 3-way, 4-way switch na sinasabi sa mga residential wiring. So i-start natin dito, i-stop natin dito, i-start natin dito, i-stop natin dito. So kahit saan po siya, pwede natin siyang ma-activate or ma-deactivate using single push button na magpa-function po bilang stop and start push button. So try ulit natin. So na-activate ang ating magnetic contactor, stop natin dito. So dito natin i-start, dito natin i-stop, dito natin i-start, dito natin i-stop. So kahit saan po push button tayo magpumindot or mag-press, gagana po siya bilang stop and start push button. So lagyan naman po natin siya ng ating 3-phase induction motor para mas maging malinaw, mas maging maganda ang ating presentation. Na po tayo mga kalinya. Nilagyan ko na po ng 3-phase line ang ating control circuit from our thermomagnetic circuit breaker. Ito ang ating red facing, yellow facing, and blue facing pumunta sa line side ng ating magnetic contactor. And from our magnetic contactor, our red facing, yellow facing, and blue facing, so ito po yung pumunta sa ating 3-phase induction motor. So ang 3-phase induction po motor po natin is Y configured. So kasi po ang supply po namin dito is 3-phase 380 according sa kanyang nameplate. So try na po natin maganahin ang ating control circuit with 3-phase induction motor in actual. So umpisa na po natin. Switch on ko na po ang ating circuit breaker supplying our control circuit. And then wala pong siyang umilaw na mga indication light. So switch on natin ang ating selector switch. So umilaw po ang ating power on, trip, at stop indication light. So reset po natin ang ating overload relay located sa ating thermomagnetic circuit breaker. So nawala ang ating trip indication light. Ang natitira po ay ang ating power on at stop indication light. So ready na po ang ating control circuit. So push po natin sa ating push button number 1. So na-energize po ang ating 3-phase induction motor. I-switch off po natin or i-stop po natin dito. So nag-stop po siya. So dito naman po natin i-start sa ating second push button, which is i-consider natin na nasa ibang location. So nag-energize po ang ating 3-phase induction motor. So i-stop po natin dito. So na-deactivate po o namatay po ang ating 3-phase induction motor. So try natin dito sa pangatlong push button, which is located on another area. So na-energize po ang ating 3-phase induction motor, then i-stop natin. So try naman po natin tulad po ng i-stop natin, i-start natin sa iba-ibang push button. So try natin. Start natin dito. I-stop natin dito. I-start natin dito. I-stop natin dito. Dito natin ulit i-start. Dito natin i-stop. So kahit saan po gagana ang ating mga push button as our stop and start push button. So ulitin po natin ng isa.
stop natin dito. Dito naman. Stop natin dito. Dito naman. Stop natin dito. Start natin dito. Stop natin dito. Start natin dito. So, sana po mga kalinya, nakatulong po sa inyo ang video tutorial nito. Kung meron po kayong mga katanungan, please comment down below. So, see you po on the next video. So, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, pakihit na rin po ang like, and share this video to others. So, maraming salamat po sa inyong panonood, and see you on the next video. God bless po sa inyong lahat. Kalinya, isang reminder lang po bago po natin tapusin ang video tutorial na ito. So kapag ganito po ang control circuit ninyo, wag na wag po ninyong idadirect switch off sa ating selector switch or sa ating circuit breaker. So kailangan pa rin natin i-stop sa ating mga push button. So tulad nga po ng nasabi ko kanina, para po magkaroon ng pagpapalit sa normal state ng contact ng ating impulse relay, momentarily supply voltage, para po bumalik siya sa kanyang normal state of its contact, kailangan pa rin ho natin siyang bigyan ng momentarily supply voltage. So papakita ko po sa inyo. So kapag hindi po natin in-stop sa anumang push button yan, so once na i-switch off natin ang ating selector switch or ating circuit breaker, so once na i-resume natin ang operation sa pagdating ng umaga, pagpasok natin sa trabaho, so baka po mabigla o magkaroon ng aksidente. So pakikita ko po sa inyo. So switch on ko na po ang supply ng ating control circuit. So kapag switch on ko po ang ating selector switch, activated kaagad ang ating 3-phase induction motor. Kasi nga po, dahil sa properties na ng ating impulse relay, so ang tama pong pamamaraan, i-stop natin, switch off natin ang ating selector switch. So yan po ang tamang pamamaraan. So sana po naging malinaw po sa inyo ang bagay na iyon. So salamat po sa inyong panonood, and see you on the next video. God bless po sa inyong lahat.